Si Rosel, na dati rin pong medic yan, na nasa DPSO ngayon. At si Agit, kilala niyo po siguro si Agit, napakasipag po yan. At siyempre po, ang aking assistant. Yan po ang team natin for 2023 Fire Prevention Month na ito po ay lagi natin ginaganap tuwing Marso. Bakit daw po? Dahil ang Marso ay sunod-sunod na maraming insidente ng sunog. Ngunit dahil nga po sa pagbabago ng klima o climate change, kahit na anong pati December, part of October, meron at meron pong sunog. Ano? Dahil may Modernization Act ang BFP and the Bureau of Jail Management and Penology, kaakibat po nito ang pagbabago ng mga equipment. Hindi lang po kami pang sunog, kundi kami po ay nagre-response sa iba't ibang insidente. We enforce the fire code dahil po na 2:46 na segundo ubos na ang iyong tahanan. Ito po ay kadalasan na ginagawa natin, bumibili tayo ng mga substandard o mumurahin. Di ba po? Maniwala po kayo na mas mapapakinabangan nyo in long time usage ang mahal na gamit kesa sa murang gamit. Pag sinabi mong long time usage naman, eh baka naman puro kagat na po ng mga daga o mga ipis yung extensions mo, o dahil sa sobrang gamit na rin, may possibility na ito po ay meron ng naputol na stranded wires dun sa loob at may hindi na po siya applicable pang gamitin. Once na maubos ang kandila, aapoy naman ang drawer. Pag umapoy ang drawer, kasunod nun ay yung mga damit. Iba po ang amoy ng nasusunog na damit, masakit sa ilong, maitim. Kaya naman po, dapat ang gawin natin, we will use na plato, mangkok, lagyan ng tubig, habang doon natin ilalagay sa bitna ang kandila. Hindi na lang po kayo ng mayroong regulator na automatic shut-off valve. Yun ang hanapin nyo. 849 or the Clean Air Act. Pinagbabawal po talaga ang pagsisiga. Dahil po, yung sa example ng picture na ito, ang mga bata ay naglaro ng posporo. Nakita niyo po yung sunog na yun. Ito po ay tunay na nangyari. Sa boundary po ito ng Mali and Montalban, Burgos. Dapat po bang ilagay ang marriage certificate? Yes. Siyempre. Parang nagkahati kayo ng ano, no? Sa akin, dapat ilagay. Kasi is a part of the documents. Ano po? Dapat natin ilagay yan. Parang dun sa go-bag natin, may mga important documents, ano? Yung bahay, yung lupa ng ano mo, titulo ng lupa ng paso mo. Di ba? May titulo ka ng lupa sa paso. Tandaan din, takpan ang mukha upang maiwasan na baka may bubog po, no? Tumama dun sa mukha mo. Stop! Para mahinto ang paglagablab ng apoy. Drop! Miga at magpagulong-gulong upang matanggal ang oxygen na nagmumula dun sa pag-aapoy sa iyong damit. The part of the acting fire safety seminar. Fire extinguisher. Ito po ay powder form na naglalabas pag once na ginamit mo ay tinatawag natin tipas. 8 bagay. HCFC or the hydrochlorofluorocarbon. Na po, ibig sabihin, nasa sobrang new course ng pasyente. Kaya kailangan nakalabas lang. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
Tapos saka po natin ilalagay yung triangular bandage. So yung paglagay po nito is yung base daw dito siya tatapat sa siko. Head injury naman. Sabrina. Ano, tutulad sa apoy, ipisilin po yan. Hindi siya mamatay ang apoy. Pwede pa sa apoy mo lang po yan. Dito ka, Jasmine. Andre. I don't really